Magandang araw! Ang kwento natin ngayon ay isang metro. Ito ay kwentong pambata ukol sa COVID-19. Ito ay kwento ni Kate De Rosario at guhit ni Dandin De Espina. Simulan na natin! Gaano ba kalayo ang isang metro, nanay? Tanong ni Ella kay Aling Marie isang umaga. Bakit mo naman natanong, anak? Sagot ni Aling Marie habang naghahanda ng almusal. Narinig ko po kasi sa isang balita na kailangan daw po na isang metro ang layo tuwing pumipila sa mga pamilihan. Nakita ko rin po sa TV nakaupo sila ng malayo sa isa't isa. Bawal daw po munang magtabi-tabi para hindi mahawa o makahawa ng virus. Virus nga ba ang tawag doon? Sambit ni Ella. Tama ang narinig at nakita mo. Pansamantala, hindi muna pwedeng maglapit-lapit ang mga tao dahil mayroong virus na sobrang liliit at hindi natin nakikita. Coronavirus ang tawag sa virus na ito. Kapag mayroong virus na ito ang isang tao, pwede siyang magkaroon ng lagnat, ubo, pananakit ng katawan, o mahirapang huminga. Ang iba naman ay masakit din ang tiyan at lalamunan. Malayo po ba yun? Hindi na po ba ako pwede makipaglaro ng nanay-tatay kay Ben pag isang metro ang layo? Hindi ko na rin po ba pwedeng ayusin ang mahabang buhok ng kaibigan ko si Julie? Malungkot na sagot ng bata. Tuwing uubo ang taong may sakit, sumasama ang virus sa kanyang ubo na maaaring makahawa sa taong malapit sa kanya. Pwede rin magkaroon ng coronavirus ang katabi niya. Pero dahil hindi niya nakikita ang virus, hindi niya alam na maaaring na siyang makahawa sa iba. Hindi ito maiiwasan kaya kailangan isang metro ang layo ng mga tao sa isa't isa. Pansamantala lang ito hanggang magamot ang mga may sakit at mawala na ang lahat ng virus. Ano po ang pwedeng gawin, nanay, para hindi mahawa o hindi makahawa ng coronavirus? Pag-aalala ang sagot ni Ella. Halika, pumunta tayo sa kusina, yaya ni Aling Marie. Dinala ni Aling Marie si Ella sa lababo at tinuruang maghugas ng kamay. Kailangang lagi tayong maghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig para sigurado tayong malinis ang ating kamay tuwing hahawak tayo sa ating sarili. Pinunasan ni Aling Marie ang mga kamay ni Ella. Iwasan nating hawakan ang ating mata, ilong o bibig, lalo na kapag tayo ay nasa labas ng bahay. Kung uubo, umubo sa ating siko at huwag sa kamay. Iwasan din muna makipagkamay sa ibang tao. Paano kaya pwedeng bumati sa iba nang hindi nakikipagkamay? Pwedeng kumaway, nanay. Pwede ring mag-small heart. Nakangiting sagot ni Ella. Tama, pwede nga. Kaya sa panahong ito, hindi na muna tayo pwedeng lumabas ng bahay para maging ligtas tayo at ligtas din ang iba, sabi ni Aling Marie. Pansamantala lang naman po pala, nanay. Hindi naman masyadong matagal. Akala ko hindi na ako maaaring makipaglaro kina Julie at Ben. Ganito po ba ang isang metro, nanay? Ibinuka ni Ella ang kanyang kamay nang may isang dangkal habang nakasingit ang mga mata. Kinuha ni Aling Marie ang gitara ni Mang Lino, tatay ni Ella. Parang ganito ang isang metro. Paliwanag dito habang ipinapakita kung gaano kahaba ang gitara. Matapos ay dinala ni Aling Marie si Ella sa pinto ng kanilang bahay. Tumayo ka sa gilid ng pinto at ako naman sa kabila. Halos ganyan ang isang metro. Sumunod ay binisita nila Ella ang silid ni Ella. Umupo ka sa gitna ng iyong kama, anak, at tatayo ako sa dulo. Ganyan ang isang metro. Hindi naman po pala masyadong malayo ang isang metro, nanay. Makikita mo pa rin ang iba, pero pareho kayong ligtas sa virus. Nakangiting tugon ni Ella. Nilapitan ni Aling Marie ang kanyang anak at niyakap ng mahigpit. Ang yakap ni nanay, hindi kailangan ng isang metro.
Nakita ni Ella si Julie na nakadungaw sa kanilang bintana. Dali-dali siyang pumunta sa kanilang bintana at sumigaw, "Julie, gusto mong maglaro? Kahit hindi ako pwedeng pumunta dyan, pwede tayong maglaro." Naglaro ng bato-bato pig ang magkaibigan na nakadungaw sa kanilang mga bintana. At dyan na nagtatapos ang ating kwento. Paalam!